Naghahanap ka ba ng bahay na kumpletang pagkaka-turnover careless na lang ngayong paggagawa? May solar panel na. And at the same time, located lamang sa 13 Martires kaya napaka-accessible ng lugar at perfect na perfect for your growing family? I-check nyo na po ito. Good day mga Kayor Homes, nandito po tayo ngayon sa Purok 14, Panong Yanang Road, Barangay San Agustin, 13 Martires, Cavite. And for today's house tour po, ipipicture po natin ang isa pong project po ni Ruby Sapper Land Corp, si Casa Suerte. Makikita nyo po sa likod ko ang model unit po natin na si Camila. Pero bago po natin ito tignan, first, please make sure to subscribe sa aming YouTube channel and i-click yun na rin po yung notification bell para whenever na mag-upload po kami ng bagong YouTube house tour, maging updated po kayo dito. Kami rin po ay nasa Facebook, so please click like and follow para maging updated po kayo sa aming mga postings. Again, ako po si Carlo Felices together with my team sa likod po ng camera. And welcome po kayo to another Your Home House Tour. Si Casa Suerte po natin ay merong 216 units lamang po na itatayo, kaya maliit lang po ang community at napakaaliwalas lamang po nito. Hindi rin po ito lalagpas ng 1 km sa Governor's Drive po natin, kaya napaka-accessible po ng lugar. And at the same time, pagdating po natin ng Governor's Drive, 5 minutes lamang po, nandun na po tayo sa SM13 po natin. So at the same time po, kompleto po tayo ng amenities dito. Meron po tayong playground, may clubhouse, may pool po tayo na basketball court, meron po tayong guardhouse po at 24/7 po ang security po ng ating subdivision. So sa likod ko po, or ito pong nakikita po natin ngayon ay si Camila model. Si Camila model po natin ay merong typical lot area po na 50 square meter at floor area naman po na 50.80 square meter. Tayo din po dito ay complete ang pagkaka-turnover, so limited na lang po ang inyong paggagawa. Depende po kung gusto niyo pong i-renovate ang inyong bahay. Pero pwedeng-pwede na po itong lipatan pagka-turnover po sa inyo ng unit dahil meron po itong tiles, partition sa second floor at fully painted na po ang buong bahay. And at the same time po, may kasama po itong solar. Yan po ang napakaganda po sa project po na ito. So meron po tayo ditong 2 bedroom po sa second floor, may 1 toilet and bath po tayo, may dining area, may living area, may service area po tayo at kitchen. And at the same time, kung mapansin po natin, meron po tayong parking space. So, ano pang hinihintay natin? Tingnan po natin ang unit. So, ayan dito po, titignan po natin ang kanilang actual turnover. Kung mapansin nyo po, nabanggit ko kanina na complete po ang pagkaka-turnover pero hindi po kasama ang ating gate dito. And at the same time, bago po natin pasukin, ito na po yung pagkakadesign or pagkakadesign natin ng bahay. Modern na po yan. And at the same time, napaka-klase po niya tignan actually, lalo pag sa gabi. Kasi po, simple lang po yung ginawa po nila pero maaliwalas lang po ito sa mata. At the same time, pasukin po natin yung loob. So dito, mapansin niyo sa atin, pagpasok po natin sa ating unit, bubungad po ang, sa atin ang space natin for the parking area. So dito po sa parking area po natin, ganito po yung pagkaka-turnover niya. Meron lang po tayong mga tapakan kasama na po yan. Pero hindi po siya sementado. And at the same time po, hindi po kasama itong mga walls po na ito. Yan. Pero ito po, kasama po itong part po na ito sa turnover sa atin. Hanggang dito po yan. So, yan po yung pagkaka-turnover sa ating parking area. At kung mapapansin po natin, nakapagsubok na po kami mag-park po dito ng SUV at saka van, kasyang-kasya po yan dito. So, ayan. So, tignan po natin ang loob ng bahay. So, dahil tayo po ay complete turnover, ay bago po natin pa pala pasukin. Meron din po tala tayo ditong ano, sakit na rin po kung kailangan nyo po ng saksakan para po sa paglinis po ng inyong sasakyan o yung mga appliances na gusto nyo ilagay dito sa labas. Meron tayong nakaready dyan. Ito yung kagandahan dito. So, meron pa silang lampshade dito. Ang ganda po talaga dito tignan sa gabi. So tara, pasokin po natin loob. So ayan, pagkapasok po natin, bago po natin extend ang ating space dito sa ating living area, naka-metal flush door na rin po tayo dyan, kaya safe na safe po. Patibay na rin po yung ating pintuan. At the same time po, mapapansin po natin sa likod po ng ating pintuan, dito po yung ating solar panel, nakasama po yan sa turnover po natin. Nasa 1,000 to 2,000 pesos po ang matitipid natin sa ating kuryente. So may possibilities din po na may mga months po tayo na hindi tayo magbayad ng kuryente. So
Ayan, kung mapapansin po natin, nandito rin po yung ating circuit breaker, connected po yung ating solar panel dyan. In case po na hindi nyo po magamit yung kuryente nyo po, pwede po natin yung i-direct na napupuntahin kay Meralco at ibabaw at na lang din po yung ating bill. So, yan po yung kagandahan, may solar panel na po tayo dito. So again, ito po ang ating space for the living area. Dahil po tayo ay complete, again, tayo po ay nakatalis na, painted na po ang mga walls, ito na rin po yung ceiling. Sa ating ceiling po, para po sa reference po natin, ako po ay almost 5'5". So, ayan po, mataas po ang ating ceiling. This is around 8 feet. So, kung mapansin nyo po, mataas po, kaya maliwalas lang po ang pagpasok ng hangin at ng liwanag. So, dito po sa harapan natin, meron tayong sliding window, naka-aluminum na rin po yan. Kaya po, hindi na po siya kalawang ngayon. At the same time, maganda po yung magpasok ng hangin. So, dito po sa ating mga walls, yan, painted na rin po yan. At kompleto po yung ating mga socket dyan, dito po sa ating living area. Laki po ng living area po nila, no? So, dito po kayo pwede maglagay ng sofa. Dyan po pwede pong maglagay kayo ng cabinet sa likod. Or, pwede rin po kayong ilagay nyo dyan yung inyong TV. So, this is just an idea. Pero kung ano po ang gusto nyo gawin sa space nyo, pwede naman po yan. Dito po ang ating dining area, pwede po tayong maglagay dito ng 6-seater na kitchen table or 4-seater, pwede na rin po yan. So, meron po tayo dito sa ilalim ng hagdan, ito pwede natin lagyan ulit ng cabinet para ma-maximize po natin yung space dito. So, again, balik po tayo dito, no? Dito po yung ating kitchen countertop sa loob po ng bahay. Nakatalis na po yan, no? And at the same time, ito, meron na rin po tayong cabinet dito sa baba. Kasama po yan sa turnover po natin. This, because tayo po ay complete turnover, meron na rin po tayo dito stainless na sink at saka yan po. At the same time, naka-owning na rin po tayo na bintana. Yan po ang kagandahan kapag nandito po yung ating may bintana po tayo sa kitchen, may natural light po sa pugasan. So, bago po natin tignan yung CR, tignan po natin yung ating service area, pero tayo po ay naka-metal flush drawer pa rin po dyan. And as we can see, ito po ang ating service area. Kapag tayo ay inner unit, hanggang dito po ang ating unit. And as you can see po, pwede po kayo maglagay dito ng or pwede nyo po ilagay dito yung laundry area po ninyo. So, meron din po tayong socket dyan para sa ating mga washing machine. Pwede po tayong maglagay. Now, this is the service area. Mapapansin nyo po, ganda rin po yung space yan. Kung gusto nyo po yung pabubungan, pwede naman din po yan. And painted pa rin po kahit po dito po sa ating service area. Maliban po sa ating floor. So, pasok natin ulit loob. Bago po tayo mag-proceed sa second floor, pagka one step po natin, nandito po ang ating toilet and bath. Ang laki na rin po ng space natin. At saka minimal na lang ang gagawin natin. Dahil tayo po dito ay fully painted ng mga walls. May tiles na rin po tayo dyan. May lavatory po tayo. May toilet. Ito pong shower. Kasama na po yan. Sa turnover, may soap holder po tayo. And as you can see po, kompleto na po talaga ang pagkaka-turnover ng ating CR. Ready to use na po ito. And meron po tayo dito ventilation para po sa paglabas po ng hangin. Owning po na bintana. So, kompleto po ang ating CR. Naka-PVC plastic door na rin po tayo. Kaya po, kahit mabasa po yung pintuan natin, hindi po siya madaling masira. So, bago po tayo umakit sa taas, ito po ang ating hagdan. Naka-wooden na po ito. Yung ating pinaka mga steps, naka-wooden. Pero po, dito po sa ating apat na steps po, concrete po yan, pero wooden lang po yung nasa top. And meron po tayong hawakan po, no, na tubular at saka mga bakal, kaya matibay na rin po yan. So, after po ng 4 steps, wooden na po lahat yan, paket po ng second floor. So, akilip po natin sa taas. Pag-akit po natin, mapapansin din po natin na meron tayong owning na bintana dito po sa pag-akit po natin sa hagdan para po meron po tayong natural light. At free na free po yung ating space or yung ating dingding dito. Kung gusto niyo pong maglagay ulit ng mga canvas, pictures ng family, pwede po yan. Pag-akit po natin, nandito po yung final po na steps natin ng wooden na hagdan. Tayo po dito sa second floor ay nakabinil na po yan sa turnover. So, meron po tayong 2-bedroom dito. Pasukin po natin yung kanilang first bedroom. So, dito, as you can see po, sa first bedroom po natin, and po siya. Ito po ang ating ceiling. Again, 5'5 po ako. So, taas na rin po ang ating ceiling. And as you can see, naka-owning na rin po tayo ng mga bintana rito. Ayan. And dito po sa labas, kung mapapansin nyo po, ito po yung ating, sa taas po ng ating toilet and bath. So, in case po na gusto nyo po magpa-extend yan sa labas, pwede naman po yan. Nakalimutan ko pong banggitin sa inyo kanina, conventional po ang pagkakatayo natin ng bahay. So, tayo po dito ay may mga poste,
At meron po tayong hollow blocks dyan. Yun po yung pagkakagawa. Yung talagang dati pong pagkakuha ng bahay. Kaya matibay na matibay po yan. So, ang ganda pong mag-extend. So, dito po nakaready po yung ating mga socket dyan. Pag meron po kayong ipapakabit ng aircon, nakaready na po yung saksakan ng dito. This is the first bedroom. Balik po tayo dito sa hallway. Sa hallway po natin na maliit, may empty po tayong saksakan dyan. This po na may kailangan tayong pagsaksakan. And this is the master's bedroom. So, dito po sa ating master's bedroom, ang laki po ng space natin. And as you can see po, again, fully painted po ang mga walls. Nakabinil po tayo. Meron po tayong mga awning na bintana po rito sa bahay. And at the same time, pati po yung ceiling natin, finish na yan. So, ang laki po ng, ano, ng kanilang bedroom po, no, sa master's bedroom. So, kasyang-kasya po yan kahit po kayo ay naka-queens or king size po na kama. And marami po kayo pwedeng gawin sa spaces niyo. So, this is yung kanilang actual turnover unit. Silipin po natin yung kanilang model unit para magkaroon po tayo ng idea ano po yung pwede natin gawin sa unit po natin kapag binihisan po natin at lagyan natin ng mga appliances at saka computers. Tara! So ayan, nakita po natin yung kanilang actual turnover unit. Tingnan po natin ang model unit. So dito po, again, sa ating model unit na naka-dress up na po ito maliban po sa second floor, makita po natin yung mga idea pwede natin gawin. Pero dito po, napansin nyo po na sementado ito, hindi po ganito yung pagkaka-turnover. Lupa po yan at meron lang po mga daanan po dyan ng mga sa turnover po natin. So dito po, ganun pa rin naman po. No? Hanggang dito pa lang po yung ating semento dyan. Hindi po kasama yung gate at saka ito po. At the same time po, kung makapansin nyo sa ating dress-up model unit, end unit po ang nakuha po nila. This is 77 square meter. Kaya meron po silang additional space dito po sa gilid nito. Pero sa ating mga inner, hanggang dito lang po yan. So, in case po na gusto nyo po ng computation po ng ating mga end unit or corner unit, request lang po kayo sa aming mga inquiry. So, pasokin po natin ang loob ng ating model unit. So, ayan. Pagkapasok po natin sa ating dress-up model unit, we can see po na naglagay lang sila ng kaunting bihis sa ating living area. Minimal lang po naman yung ginawa nila. Magkaroon lang po tayo ng idea kung ano yung pwede nating magawa sa unit po natin. And as you can see, naglalagay lang po sila ng maliit na table po dito sa side po na to. And then po, pansinin po natin na doon pa rin po naman located ang ating solar panel at yung ating circuit breaker. So, alam po siya, doon silang ginawang ano, in grande, pero para lang po magkaroon tayo ng idea. So, nawala po yung ating lababo rito sa guhit po nila kasi meron. So, yun lang po, pag tayo end unit, meron po tayo ditong owning ng mga bintana. Pero kapag tayo po ay inner, syempre wala po itong space na to. At maliwalas pa rin po yung ating living area because meron po tayong bintana po sa side po nito. Ayan. So, ito na rin po yung ating pagkakagawa ng ceiling para meron na po silang design. And at the same time, tignan lang po natin dito sa service area natin again. So, and po, meron silang service area. Nakatalis na po ito. Dito po nila nilagay yung kanilang ano, yung mga cabinet na rin po yan. So, dito po sa ating toilet and bath, wala naman pong major na ginawa. Ganun lang din po. Pero, maganda pa rin kasi complete na po yung pagkakatayin. And at the same time, kitain po natin ulit yung second floor. Again, ito pa rin po yung ating hagdanan. And as you can see, second floor, wala lang po siyang gamit. Pero, ganun po talaga yung space natin. So, papa-end for inner unit, ganun lang po ang ating space. So, meron po tayong dalawang bedroom. Kasama na po yung sa turnover. May partition na po tayo dito. And at the same time, may vinyl na po tayo dyan. Fully painted ang mga bath. So, dito po sa master's bedroom natin again. Dito po sila naglagay ng queen size po na kama. And as you can see, meron na po siyang kama pero ang takip pa rin po ng space. Hindi pa kayong maglagay dito ng study table. Dun po sa side po na yung cabinet po ninyo or closet. And tayo ninyo magagawa sa space. This is because ito po ay 50 square meter or 50.80 square meter ang ating floor area. So nakita nyo po yung ating pinaka-unit. Pag-usapan lang po natin ang presyo. So magkano nga ba ang presyo ng mga bahay natin dito kay Casa Suerte na si Camila Model? Ang ating typical unit po na mayroong 50 square meter na lot area at floor area na 50.80 square meter ay nag-start po sa price po na 2,571,310 pesos. And at the same time po, meron tayong loan value po kay
pag-ibig na 2,057,048 pesos. Meron po tayong down payment po na 514. Less po yung reservation fee po natin. Meron po tayong net na down payment na 504,462 pesos. Sa 24 months po natin, ang ating magiging monthly po ay 21,010 pesos. At the same time, meron po tayong monthly amortization for 30 years po na 12,833. Ang ating required income naman po dito ay 36,666. So in case po na hindi po kayo pasok sa required income, pwede naman po ang co-borrower dito. Pag-usapan po natin yan sa inyong mga inquiry. So in case po na meron kayong mga katanungan regarding this project at sa ating unit po na to na si Camila, sa mga end unit po natin, kung gusto nyo rin po magpa-tripping po sa amin dito po sa project po nito, you can contact us sa number po na makikita nyo sa screen, and nandyan din po yung aming Facebook page. Kaya kung ikaw ay naghahanap na dito lamang located sa 13 Martires na unit na complete na, solar powered pa, kaya makakatipid kayo sa kuryente, at the same time, malaki na rin ang space, kompleto po ang ating mga spaces, i-check yun na po ito. Kung di pa po kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, please, like, share, and subscribe na rin po para maging updated kayo sa mga bago po namin ipi-feature na bahay na kagaya po nito. Again, maraming po salamat sa panonood at magandang araw.